Hello mga kabayan, welcome to my second vlog. So yun na nga, my first vlog is about kung paano kumuha ng driver license dito sa Taiwan. So meron ka ng driver's license, syempre your next step is kung paano bumili ng motor dito sa Taiwan. So tapos mo itong video na to kabayan, para mabigyan kita ng idea. Pero bago yan, take note mga kabayan, kung wala pa kayong driver's license dito sa Taiwan, huwag ko muna kayong bumili ng motor. Kasi kapag natalingan kayo ng polis, ang minimum charge sa driving without license is 6,000. So medyo may kamahalan din mga kabayan. Kaya ang pera kaya huwag masyadong padalas-dalas. So ayun nga mga kabayan, pwede nang bumili ng brand new or second hand na motor dito sa kayo kung ikaw ay professional worker or may asawang Taiwanese. Ano-ano nga ba yung mga klase ng professional worker dito sa Taiwan? Ito yung mga doctor, engineer, teacher, ay marami pang iba na relate sa professional work. Kung wala ka sa nabanggit, baka mawala ng pagkasa ka ba yan? So, pwede ka pa naman bibili ng motor. Yung nga lang, hindi nga ipapangalan sa'yo yung motor na bibili mo. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano bumili ng second hand ng motor na hindi ka mamablema in the near future. So, first, dapat yung pagbibilan ng tao or store ay legit seller. At kung meron tayong kaibigan kayo, nice, pwede tayong magtanong sa kanila or magkasama. Second, check nyo muna mabuti yung motor mula harap hanggang likod. Tingnan nyo kung may mga nakaras na langis, pakinggan nyo yung tunog na makina at huwag nyo kalimutan i-drive test bago bilhin. Take note ulit mga kabayan, madami nagbebenta sa Facebook ng mga murang motor. So kabayan, maghinihinay kayo kasi baka ang mabilan yung motor ay yun yung may mga sabi or problema. Hindi ko nila lahat, pero mabuti na yung pag-iingat. So, ano nga ba yung mga may sabit or problema? Una, ito yung mga involved sa car accident. Inayos lang at pinaganda para may benta. Pangalawa, ito yung mga nakaw or ginamit sa kanyang nakaw. Hihirap ang mga kabayan, pero mag-iingat ka rin. Pangatlo, ito yung mga paso o matagal nang hindi na-renew. Check nyo mabuti yung papers ko mga kabayan. Pangatap na may sabit. Ito yung mga nagsasabing sundo sila dito sa Taiwan. Pero ang totoo, may asawa sila dyan sa Pinas. Oops, nakasabla ka pa ako kabayan. Ito lang kabayan. Wala yung pangatap ng road map lang. Gunggong! Marinig kita sa mukha eh! So kabayan, for sure may mga hindi pa ako nabanggit yan. Pero yan yung mga madalas na problema. So para makasigurado kayo sa mga mabibili nyo o nabili nyo ng motor, pwede kayong pumunta sa LTO nila, then ipakita nyo yung documents ng motor. Tanungin nyo kung meron bang bad record yung motor or ang pinakadabis nyo. Tapos magkasama kayo sa kaibigan nyo, Taiwanese, para mabilis kayong makapag-interact kasi karamihan sa nag-a-assist hindi sila marunong mag-English. So ayun na nga, sa mga nagtatanong kung saan ko nabili yung motor na ginagamit ngayon, nabili ko to sa Kaohsiung. Ang name ng store ay 555 Scooter. Nasa description yung link ng location. Or pwede nyo rin i-search sa Google Map, type nyo lang 555 Scooter. Pero bago kayo pumunta, mag-inquire muna kayo or i-message nyo muna sila sa Facebook. Nasa description din yung link. Pwede nyo rin i-search sa Facebook, i-type nyo lang 555 Scooter. Legit store sila kabayan. Ang pinagandahan niya, may mga na-encounter kayong problema sa daan, pwede nyo silang i-chat at tawagan. Magkukuluhan nila agad kayo, pero minsan sa sobrang dami ng customer nila, hindi sila agad nakaka-reply sa mga chat. Kung mas mahigit, tawagan na lang sila. At hindi lang sila nagbebenta ng motor mga kabayan. Kung may bili din sila ng motor, nagpaparent at nag-aayos din. Regarding sa pagbili nila ng motor, pwedeng-pwede nyo i-benta ulit sa kanila yung nabili nyo ang motor kung gusto nyo na umuwi sa Pinas. Regarding naman sa pagrenta ng motor, 350 per day or 3,000 per month yung rental. Pero depende pa rin yan sa rerentahan mong motor. Kung mga S-Max o matataas na CC yung rerentahan mo, ibang presyo nyo yung kabayan. So paano ba yan? 555 scooter, wala bang free milk dyan? Ang galing mo talaga, bright ka! Joke lang po.
So, ayun, diba? Yun, nakaka-ups din. Sa mga may katanungan dyan, huwag kong mahihiyang mag-comment sa baba. Sana, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe para laging updated kayo sa mga video na i-upload ko. See you on my next vlog, mga kabayan. Pray safe, and God bless sa ating lahat.